Dalawang taong magkaiba ang mundong ginagalawan at pinagtagpo sa hindi inaasahan. Ang isa ay para sa kaligtasan ng mahal sa buhay, samantalang ang isa naman ay para maibsan ang pusong nangulila sa dating mahal. Si Louie ay isang taong bilyonaryo. Lahat ng mga pangangailangan sa buhay ay madali lamang niyang nakukuha. Ngunit isang pangyayari sa kanyang buhay ang nagpabago sa kanya, ang pagkawala ng kanyang mahal na asawa. Dahil dito halos nawala na siya ng pag-asa sa buhay at napabayaan ang nag-isa niyang anak na si Kenneth. Magkaroon pa kaya ng pag-asa para manumbalik ang sigla ni Louie sa ikalawang pagkakataon? Isang simpleng dalaga naman at may simpleng pangarap ang gustong makamit ni Maricar sa buhay. Isang pangarap na magpabago sa sitwasyon niya sa buhay. Malampasan kaya ng ating mga bida ang pagsubok sa kanilang harapin. Laging lasing itong si Louie sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kaya naman halos araw-araw itong nagpakalunod sa alak. Hindi na niya nabigyan ng sapat na atensyon ang nag-iisang anak na si Kenneth. Lola, bakit ganun si Daddy? Parang wala na siyang pakialam sa akin. Siya ba talaga ang tunay kong ama? Kenneth, pagpasensyahan mo muna ang Daddy mo. Alam mo namang labi siyang nasaktan sa pagkawala ng mami mo. Hayaan mo, Apo. Maghahanap ako ng isang tutor at the same time, tagapangalaga mo para naman may kasama ka once nawala ang Daddy mo sa bahay. Maraming salamat, Lola, sa pag-aruga mo sa akin. Kahit na maedad ka na, ikaw pa rin ang nag-asikaso sa akin. Kenneth, Apo, syempre naman, mahal ka ng Lola mo. Kaya gagawin ko rin ang lahat para sa kabutihan mo. Samantalang, hindi naman mapigilan ni Maricar ang umiyak dahil sa pagsubok sa pamilya. Nagkaroon kasi ng malubhang karamdaman ng kanyang ama at kinakailangan itong maoperahan. Ngunit, paano niya ito gagawin sa ngayon kasi isa lamang siyang estudyante? Pero, ang ikinakatakot ng dalaga na baka hindi na siya makapagtapos sa kolehiyo. Kaya naman, naisipan niyang maghanap ng trabaho kahit ano, basta lang makatulong sa pamilya. Maricar, anak, pasensya ka na rin ha. Alam naman namin na malapit ka na makapagtapos pero baka wala tayong pambayad sa susunod na semester mo. Ma, okay lang po yun. Maghahanap po ako ng trabaho para naman matulungan ko si Papa. Pero anak, paano ang pag-aaral mo? Ma, ako na ang bahala. Ang mahalaga ay makaipon tayo at gumaling si Papa. At noong araw ding iyon, nagtungo si Maricar sa kaibigan para mabakasakaling matulungan itong makapagtrabaho. Sa isang bar, namasukan itong si Loida, ang best friend ni Maricar noong bata pa siya. Oy friend, anong ginagawa mo dito sa bar? Hey to friend, naghahanap ako ng trabaho. Baka naman may alam kang bakante. Sige Maricar, itatanong ko muna sa manager kung may bakante ha. Habang nasa gilid, nakaupo at hinihintay ang pagbabalik ng kanyang kaibigan. Hindi niya napansin ang parating na lalaki mula sa labas ng bar. Napatitig sa kanya ito na tila gulat na gulat sa kanyang nakita. Vanessa, ikaw na ba yan? Laking gulat ng dalaga sa sinambit ng lalaki at sa mga oras na yon, biglang napayakap ito sa kanya. Excuse me sir, bitawan niyo po ako. Hindi ako si Vanessa. Ako si Maricar. Ngunit parang walang narinig ang lalaki sa kanyang sinabi. At sa oras na iyon, hindi makakilos ang dalaga gawa ng mahigpit na yakap sa kanya. Tila ramdam niya ang pangungulila nito sa isang tao. Pasensya ka na miss kung napagkamalan kitang asawa ko. Magkamukha kasi kayo eh. Ayos lang po, sir. Maya-maya pa ay umupo na ang lalaki sa may unahan ng mesa habang kausap ang waiter. Sakto naman ang pagbabalik ng kaibigan ni Maricar at kinausap ito. Nako friend, pasensya ka na talaga. Wala daw kasing bakante ngayon. Sabi ng manager ko,
Ganun ba, friend? Ayos lang. Anyway, salamat ha sa tulong mo. Paano ka na ngayon, Maricar? Hindi ko alam, friend eh, kung saan ako makahanap ng trabaho. Pero makahanap din ako kahit ano, basta makatulong sa pamilya ko. Maricar, alam mo, nakikita mo ba ang lalaki na sa unahan natin? Siya nga pala, si Mr. Loey Vasquez, isang taong bilyonaryo. Alam mo, lagi yan dito sa bar at malakas magbigay ng tip sa mga empleyado. Pwede ko siyang tanungin para sa'yo. Naku, wag na, friend. Salamat na lang sa tulong mo. Lumabas na ang dalaga sa bar. Miss, excuse me. Kilala mo ba ang babaeng nakausap mo kanina? Opo, Mr. Louie. Siya ang kaibigan kong si Maricar. Ganun ba? Dito rin ba siya natatrabaho sa bar? Hindi po, Mr. Louie. Sa katunayan ay ngayon lang siya napadpad dito. Nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho. Pero wala eh. Kung ganun eh, ako nang mapapasok sa kanya sa trabaho. Nasaan siya? Iyon po, kakalabas lang ng bar. Kaya naman, dali-daling umalis ang lalaki para mabutan ang dalaga. Miss Maricar, excuse me. Bakit po, sir? May problema po ba? Wala naman. Sinabi kasi ng kaibigan mo sa akin na naghanap ka ng trabaho. May offer sana ako sa'yo kung gusto mo naman. Talaga, sir? Anong trabaho po iyon? Napakadali lang, Miss Maricar. Bantayan mo lang anak ko and that's it. Sige po, sir. Maraming salamat po. Bukas pwede ka nang pumasok. Okay lang ba sa'yo, Maricar, na dito tayo magkita? At hindi mapigilan ng dalaga ang sayang naramdaman dahil sa wakas ay nakahanap na ito ng trabaho. Samantalang, hindi rin naman lubos akalain ni Louie na muli niyang masilayan ang mukha ng kanyang asawa sa katauhan ni Maricar. Ma, may trabaho na po ako bukas. Talaga anak? Mabuti naman kung ganun. Oo, ma. Madali lang naman. Babantayan ko lang ang nag-iisang anak ng isang bilyonaryo. Basta, anak, Maricar, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Mag-iingat ka roon. Kung sakaling hindi naman maganda ang trato nila sa'yo, umalis ka na. Maliwanag ba? Oo, ma. Salamat sa paaalala. Kinabukasan, maagang umalis itong si Maricar at nagtungo sa kanilang pinag-usapang lugar. Ano kayang buhay ang sasapitin ni Maricar sa oras na makilala niya ang pamilya ng kanyang magiging boss?